Tanong, ano bang mga documents yung mga dapat hindi ko dalhin sa immigration para maiwasan yung aking pagkaka-offload? Pag-usapan po natin sa maiksing video ito. Magandang araw, ako po si Tots, the Accidental OFW, at doon sa mga first-timer na magta-travel, nag-over-prepared sila ng mga documents based doon sa previous video natin, for instance, or doon sa mga napapanood nilang ibang video sa YouTube or sa iba pang mga social media platforms. At naghahanda sila ng mga documents. Ito po yung mga documents na dapat ay hindi kasali doon sa iyahanda nyo dahil kung makikita po ito ng immigration dito man sa Pilipinas or immigration sa ibang bansa, most likely ay ma-offload ka or ma-airport to airport ka at hindi ka makakatuloy doon sa iyong gustong puntahan na bansa. So, umpisahan na po natin. Unang-una, dapat wala kang printed na resume, wala kang printed na CV, wala kang printed halimbawa na job description form or kung anumang equivalent nito. Agad po makikita na ang purpose mo ay hindi tourism at maglalagay sa iyo ng red flag na ang purpose mo other than tourism ay maghanap ng trabaho. Kung ikaw ay tourist, kung ikaw ay mamamasyal lang sa ibang bansa, kung ikaw ay magbibisit lang doon sa mga kamag-anak at mga kaibigan mo, bakit mo kailangan ng resume? Bakit kailangan mo ng CV? At bakit kailangan mo ng information about yourself na halos ibibigay mo or ipapakita mo kung ano yung summary ng professional at personal life mo? So, kung makikita po ito ng immigration natin, most likely ay maharang ka at hindi ka nila papatuloyin. Related na po dito, syempre, yung mga school transcript of records at saka yung mga certificate of graduation. Hindi po kailangang i-measure kung ano yung napag-aralan mo. Hindi po kailangan i-measure kung ano yung natapos mo kung ikaw ay magiging turista sa ibang bansa. At napaka-unlikely na ang turista ay may hawak ng certificate of graduation or transcript of records kung siya ay aalis. Unless, meron siyang ibang purpose tulad ng pag-enroll or pag-aaral or isa ito a part of the requirement kung gusto niya maghanap ng trabaho or gusto niyang magtrabaho na agad para i-process na agad yung kanyang, for example, work visa on his or her arrival. At kung makikita nila ito, syempre, duda na agad at again, pwedeng harangin ka, pwedeng itanong sa'yo kung ano yung reason kung bakit may dala ka nito, pero most likely para wala ng cheche boreche, offload ka lang nila para maiwasan nila yung ibang purpose mo pa other than tourism. Pangatlo, hindi ka rin po dapat merong certificate of employment, lalo na po kung ikaw ay halimbawa former OFW tapos pupunta sa iba pang bansa na meron kang na may prospective na need yung mga Filipinos na workers. Dahil kung gagawin mo ito, automatic again, nahaharangin ka. Hindi mo kailangan yung kakayahan mo professionally at ipaliwanag sa kanila that you are professionally able at meron kang experience and skills kung ikaw ay turista. Ang purpose ng tourism is mag-enjoy ka doon sa bansa na yon at tignan yung mga tourist spots. Yun po yung normal na activities ng isang turista at hindi siya nagtuturista na may bit na certificate of employment para ipakita sa iba't ibang mga buildings or iba't ibang mga employers or employment agencies. Dahil pag gagawin mo ito, ang purpose mo ay paghahanap ng trabaho or pagtatrabaho at hindi tourism. And again, ang change of intention and change of purpose ay isang justifiable action para i-offload ka. Susunod po, kung ikaw ay merong sponsor or kung ikaw ay mai-meet na kaibigan doon sa ibang bansa, hindi po dapat makakakuha ng PSA documents, halimbawa na marriage certificate or SENOMAR,
or kung anumang mga documents na po pwedeng mag-link sa'yo sa ibang purpose other than tourism at doon sa purpose na gusto mo, halimbawa na i-meet yung boyfriend mo at baka mamaya kailangan nyo ng documents para magpakasal. Dahil hindi po ito kasama doon sa purpose ng tourism. So kung makikita po nila ito, lalo-lalo na po, for example, meron ka ng US visa at pupunta ka sa ibang bansa, tapos makikita nila may mga documents ka na pag pinagtagpi-tagpi yung mga documents, makikita nila na ang intention mo is magpakasal doon sa boyfriend mo na AFAM or doon sa boyfriend mo na foreigner, tapos na maninirahan ka doon or baka mamaya mag-TTNT ka. Yung mga bagay po na ito ay iniiwasan natin dahil syempre human trafficking, drug trafficking, romance scam, visa scam, lahat po ng mga klase na ito at kailangan po ay protektahan ka ng gobyerno natin. Kaya most likely kesa mapahama ka sa ibang bansa, isaharangin ka nila dahil nakitaan ka nila ng mga documents na ito na magpapatunay na hindi naman totoong tourism yung purpose mo. Kung hindi, other than tourism, na dapat po ay iba yung visa na kukuhanin mo at iba yung visa process na pagdadaan. So, ilan lamang po ito doon sa mga documents na dapat hindi makita sa'yo kung ikaw ay magtuturist sa ibang bansa. Dahil kung makikita po nila ito, mababago yung purpose mo sa isip ng immigration officer at most likely ay hindi ka nila papatuloy. Sana po ay may natutunan tayo sa video ito at kung meron po tayong tips, questions, or experience, mangyari po lamang na mag-email sa dexofw@gmail.com. Bukas pa rin po yung ating channel membership at kung gusto nyo ng one-on-one consultation, super likes is the key. Again, ako po si Tots, The Accidental OFW. Binibigyan po tayo ng mga tips, ng mga guides para po maging smooth yung ating immigration experience. Kaya po, wag na po nating i-attempt na maglagay ng mga documents na pinag-usapan natin sa ating maleta kahit gaano pa natin kalalim itago ito. Dahil kung makikitaan po tayo ng intention, change of intention at change of purpose, huhahalukayin at huhuklatin po ito ng immigration dito man or sa ibang bansa. At pag nakita nila, yung mga documents na ito ay most likely nasa isip na nila na hindi ka magtuturism at magtatrabaho ka sa ibang bansa or maghahanap ka ng trabaho sa ibang bansa na worse dahil nag-change ka ng purpose, nag-violate ka ng iyong tourist visa for instance at nag-violate ka ng immigration laws and procedures, kaya justifiable po na i-offload ka nila or i-airport to airport nila yung pasahero na makikitaan nila ito. So, ingat po tayo. Yun lamang po at magandang buhay sa ating lahat and see you po on the next video.